Tumawag po kami sa inyo dahil last Thursday sa programa po namin dito, yung press conference po ninyo na idinadawit yung tatlong kongresista ay tungkol sa korupsyon. Now, isa sa nasagap na naman namin na report ngayon ay meron na naman kayong ibubunyag na malawakang korupsyon sa DPW ITS at iba pang ahinsa ng gobyerno, pagkakalam ko. Pwede niyo po ba maipaliwanag sa masang Pilipino ang totoong pangyayari base sa nasagap ninyong mga ebidensya? Anyway, itong complaint no ng tatlong involved na congressman no, ay regarding ito sa slow protection project ng DPWH for the past since 2018 to 2021 no. At billion of pesos ang involved dito, sir, more or less mga 50 billion of pesos no ang involved dito sa project na ito. At itong mga complaint ay last year pa ito, sir, no, na iniipon natin yung mga evidence. Di naman tayo pwede magpalabas ng kaso or mag-complainant kung wala tayong ebidensya. No? So, naipon lang ito, sir, naipon. At June 8, nagfile na tayo ng complaint doon sa ombudsman para sila na ang magawa ng resolution kung anong nararapat dito sa kaso na ito. At siguro this time, no, nag-iipon din kami ng evidence at may naipon din kaming ebidensya against naman sa mga regional director ng DPWH, including sa mga bids and award committee at kung sino pang mga congressman ang involved. It's napakalaking pera ng taong bayan na nagastos sa hindi tamang paraan. Sir, sinabi nyo mga regional director, ibig sabihin hindi lang isa? Yes, sir. Napakarami nilang involved sa project na ito at hindi naman ito pang magawa lang ng isang tao. Napaka-imposible naman, sir, na itong corruption ay kaya lang gawin ng isang tao. Napaka-imposible yan, no? So, itong mga evidence namin na hawa ngayon ay ipo-forward namin ito at idagdag namin ito sa evidence na ipo-forward namin sa Office of the Ombudsman at siguro with the help of our legal counsels, mag-forward din kami ng copy partners doon sa Office of the President na ngayon ay si President Ferdinand Marcos na. At siguro padala rin kami ng copy partners doon sa office ng bagong nakaupo na secretary ng DPWH na para meron siyang information kung ano nangyayari dito sa napakalaking pundo ng gobyerno na hindi na lagay sa tamang paggastos. Sir, ang mga regional director na to ay hindi lang ba doon kasabwat doon sa tatlong kongresista? Anyway, based to our documents, no? Nangyari itong mga tinatawag nating bidding arrangement, no, na kung sino lang ang binigyan ng congressman ng karapatan na mag-participate sa bidding at hinga ng mga alleged cash advance, so yun ang mangyayari, no. So nagkaroon ng mga arranged bidding na kung sino lang yung taong binigyan nila ng baspas ay siya lang ang mananalo na contractors. So doon nagsisimula ang napakalaking at napakalawak na korupsyon sa ating gobyerno, sir. May information kami nakuha na dawit din dito yung tinatawag na Bureau of Research and Standards ng DPWH. Yes, sir, no. At in fact na-forward na natin yung sa kanila yung ating leader, no, na nagtatanong na kailangan magpalabas din sila ng kanilang investigation regarding this matter. Hindi sila pwedeng magpikit mata or magpikitinga dyan dahil it's involved of billion of pesos, no. So taong bayan ang pera yan, hindi yan pera ng pribado. Pera ng gobyerno yan ang ginagastos nila. So kailangan talagang mananagot sila because this is involved of billion of pesos na pera ng bayan at hindi nagagastos sa tamang paraan. So ibig sabihin sir ay talagang kinulikta na ninyong ebidensya against sa mga regional directors para ito ay talagang maisampa sa ombudsman. Yes, sir, no. Nandito na yung ebidensya sa atin, no. At
In fact, nagkaroon na tayong copy sa ombudsman na na-forward. So, siguro idagdag na rin natin yung mga tao na involved dito na may na base sa ating ebidensya ay dapat idagdag sa kasong ito kasi masasabi natin that it's conspiracy of the crimes, no? Mayroon din silang participation sa ginagawang corruption. So, hindi nila pwedeng takasan itong mga nangyayari na corruption sa ating bayan. Sir, may tanong ko lang kung anong mga regional offices ng DPWH ang kabilang sa mga sa involved. Record, no? May mga region 4E, region 4B, no? Mayroon ding region 5, mayroon ding Mimaropa region, bandang doon sa Butuan, no? Mayroong region 12, no? Na involved dito, region 8, region 7, no? Andito lahat ng lista sa atin, sir, no? Napakarami nila dito. So, isa-isa nating i-review ito at i-forward sa Office of the Ombudsman for additional evidence. Sir, para sa masang Pilipino, pwede niyo ba maipaliwanag ang Task Force Kasanag International but isa sa kampanya ay talagang tutukan ang korupsyon sa Departamento ng Gobyerno? Yes, sir, no. In fact, our organization is already 13 years, no? 13 years na tayo at isa sa mga kampanya natin yung corruption. Ang tanong, bakit talaga tinututukan natin yung corruption? Kasi we cannot deny the fact na ito yung dahilan ng paghihirap ng bayan, no? At ito rin ang dahilan kung bakit na maraming naaabuso sa ating bayan dahil sa corruption, no? At yung iba, ang interest na lang ng sarili nila ang inuuna nila, hindi na yung interest ng bayan kasi dahil sa napakadaling gawin yung corruption sa ating bayan, no? So lahat ng kahirapan, lahat ng paghihirap ng Pilipinas, lahat ng paghihirap ng bansa, ang dahilan ay ang corruption. So ito ay isang advokasya ng aming organization since 2009 up to the present na hindi namin pwedeng tigilan, no? At nagpaparami tayo, nagpapalawak tayo para labanan itong matinding korupsyon sa ating bayan kahit sino pang nakaupo na nasa gobyerno ngayon. We will continue this fight, no? We will sustain this advocacy, no? Kasi yan ang nakikita naming problema ng bansa natin, yung massive korupsyon na nangyari sa ating bayan. Sir, may nagtanong dito kung bakit ngayon daw at hindi doon sa administration ni dating Presidente Duterte para masuportahan ang campaign ninyo laban dito sa tatlong congressman. Alam natin itong si congressman, itong alam ko ha, Eric Yap, malakas to sa dating administration Duterte. Anyway sir, na-file namin during the time of President Duterte, pa June 8, si President Duterte pa yun. The time of president, marami kaming na forward na kaso. So since 2009 pa kami sir at kahit sinong presidente diyan ay we are not politicking, no? We are not involved in politics kahit sino pa diyan nakaupo, no? Since President Duterte nakaupo, nag-file na kami ng complaint na dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating bansa. At saka tinutuloy lang namin kahit sabi ko nga kahit sino pang presidente yung nakaupo dyan, yung aming organization will continue to fight against corruption. Kasi ako, inihintay ko rin kung sino yung appointee ni President Marcos Jr. na maging kaparte ng anti-corruption campaign. Ano po ang inaasahan ninyo dito sa administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang corruption? In fact, ako nakikita ko, I am also one of the supporter of President Marcos. Nakikita ko at very ano naman si President, no? Very sincere naman na labanan itong corruption. Sabi nga niya, during their watch, no? During their time, kailangan walang corruption na mangyari. So ako naman naniniwala na totoo ang laban ng ating mahal na presidente sa sinasabi nating massive corruption sa ating bansa. Sir, sa mga nakikinig na gustong may isumbong parte sa korupsyon sa gobyerno, pwede ba kayong maikunik at anong mensahe ninyo sa kanila? Ang ating laban sa korupsyon ay hindi lang laban ng isang tao, hindi laban ng kasanag, hindi laban ng media. Ito ay ating social responsibility. Laban natin ito lahat, no?
kung may roon man kayong gustong idulog o ilapit sa aming organization, we are open for our email ad, no? Meron tayong email ad. Meron din tayong contact numbers na ibigay sa Facebook natin, no? Meron tayong task force kasanag international organization, pwede kayong mag-like doon. At kung sinong gustong mag-text o mag-inform, pwede rin gamitin yung ating personal number, yung 0949-431-4642. Meron din tayong email, no? Ay kasanag@yahoo.com, no? At kung may mga officers or member ng ating organization, pwede namang lumapit, no? At para maidulog at gagawa natin ng paraan ng pagkuha ng ebidensya para formal nating i-complain sa proper authority yung mga ginagawang kalukuhan ng ating mga nasa gobyerno na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin kundi yung magdakaw na magdakaw dyan at mag-abuso sa ating bansa. Sir, maraming salamat po, Sir John Chong. At yung press conference yung mamaya, ang pagkakalam ko, last year, mapapanood po dito sa Facebook page at YouTube channel ng PBN Radio Alternativo. Maraming salamat sir sa panahon mo at maraming salamat din sa oras na binigay mo sa aming organisasyon. Thank you very much, sir.